San Francisco, Estados Unidos. Mangamahalang panauhin sa pangunguna ng mga Amerikanong Chino ng San Francisco, malugod namin inihahandog sa inyo ang programang Planetable Las Vegas. Pinaunlakan tayo na nag-iisang God of Gamblers na si Mr. Cochon bilang panauhin pandangal. Sapagkat matagal na nagretiro si Mr. Cochon sa larangan ng pagsusugal, ang kanyang alagad na magsisigay niyang ginatawan, palagpagan natin si Mr. Michael Chan! Salamat. Nagretiro man ang maestro, nangako siyang hindi kami titigil sa pagsuporta sa mga programang may layuning makatulong sa kapwa tulad nito. Kalokohan! God of Gamblers? Ano bang espesyal sa kanya? Tanyag na magnanakaw. Tay, tumigil ka riyan. Bagong migrante mula Hong Kong yan si Fan Tay. Bastos at mahilig sa away. Nakatatawa ang mga taong hambog. Ano? Ikaw ang pasikat! Kaya ang dapat, magpakitang gilas ka sa amin! Gagawin ko yun kung merong magbibigay ng donasyon. Sige! Magpasikat ka. Magbibigay ako ng malaking donasyon kung talagang magaling ka. 100,000 dolya ang ipusta mo sa bawat baraha. Pag nauna ka sa akin, manalo ng 1,000,000. Gagawin ko yung 10,000,000 dolya. Pero kapag natalo ka, kikilalani na ang amo mo bilang God of Losers! Ah, 4 decks pala. Bakit? Aatras ka na? Panuntunan sa kasino ang hatiin ng baraha. Ah, dito na lang. Pupusta ako. Sige! Simulan na natin! Pakihati. 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 Labing anim na isang naroon. Talaga? Okay, ati pa. Sandali! 16 na baraha na nakalatag. Anong problema sa 16? Magiging isa rin yan. Labing pito lang ang pwede. 3 o 4 na lang ang susunod. Matatalo ka na ngayon. Tira na. Ano? Tatapusin na kita! Talunan! Braso na! Tuloy lang. Nakalimutan mo yata ang blackjack ang laro natin. Tatalo ka. 1,600,000 na may dagdag na 10,000,000 ang ibibigay mo. Isang mahusay na alagad na lang nahubog ng God of Gamblers. Kaya dapat nating kilalanin ang lingkod na si Mr. Michael Chan sa isang natatanging katawagan, Knight of Gamblers! God of Gamblers. Ang tagal naman, Uncle! Kanina pala mga noodles mo! Tama na po yan! Tumanda ka na tuloy sa pagluluto niyan! Isinasalim ko na. Sandali lang. Ay, batang to. Ba, natapos ka rin sa wakas, ha? Oh, yung buhok mo. Normal yan. Ah. Aba, ito na ang resulta. Matingnan na. 18. Uy, shit. 3 lang ang tumatama lagi. Oy, sandali. Tigil. Mamaya ka na kumain. Gamitin mo ang espesyal mong kapangyarihan para tulungan akong tumama, ha? Sige na. Ilang beses ko masasabihin?
Gagamitin kong kapangyarihan ko sa paglikom ng pera para sa mabuting layunin. Usapan sarili, pakinabang. Ang malasin, isusumpa at mapupunta sa impyerno. Uncle, hindi ka ba nadala na nabugbog tayong dalawa nung manalo tayo sa patayaan? Hawak ko ang pera natitira sa napanalunan natin doon. Impyerno ang bagsak nating dalawa pag ginamit mo yun sa kalokohan. Ano namang masama sa konting kalokohan? Ha? Hindi ka naniniwala? Sige, patutunayan ko sa iyo ngayon na Uncle. Madam Wong Jing! Anong problema? May maganda akong balita para sa iyo. Kailangan ko ang serbisyo mo. May pambayad ka ba? Siyempre. Sa'yo na lahat to, ha? Basta paligayahin mo ang uncle ko. Abo, mayaman ka pala. Naku, halika nga rito. Doon tayo, bilisan mo. Silitin mo yan, ha? Itigil yung pagtatapon ng brief dito! Pambihira. Shing, halika! Hmm? Magtulungan tayong dalawa sa kanya. Sandali, mamaya na. Ay, naku, buti na lang naligtas tayo. Ano, naniniwala ka na ba? Pambihira. Sinabi na... Ano? Ano ba yan, Uncle? Anong klaseng paglalagay ng benda yan? Ulo ko, napuruhan ng bumagsak tayo. Kailangan baluting maigi to. May problema ka ba ron? Ikaw naman, Uncle, oh. Wala naman ako sinabing masama sa'yo, ah. Pinagluto pa nga kita, oh. Hmm? Sa wakas, alam ko na. Mom! Bakit ganyan ka kumain ng noodles? Ayos ka lang ba? Oo. Oh, ganito kumain ng noodles sa mga henyo. Lalo na kapag nag-iisip. Alam mo, Shing, may talento tayo, eh. Bakit hindi natin yung pakinabangan? Hindi pwedeng ganito na lang tayo habang buhay. Ay, dahil bawal ngang abusuhin ang kapangyarihan mo, maaari mong arali na sining ng pagsusugal para yumaman. Pag ikaw na naging pinakamahusay, sigurado akong mamumuhay tayong dalawa na tulad ni Wang Yongchi. Ah, gusto ko maging si Chai Yuling! Chai Wanlin yun! Hmm. Ah, kanina naman ako matututo. Hmm? Sa God of Gamblers? Tama ka riyan. Sa God of Gamblers, kailangan mo maging alagad niya para maging mahusay kang sugarol. Tsak nagiginhawa tayo, tama? Huh? Uncle, huh? Pagkanya-kanya na tayo! Walang iyo ka! Ganyan mo ba dapat tratuhin ng uncle mo? Paano kaya yaman kung papatayin mo na ako ngayon? Ikaw naman. Sa oras na maging alagad ka ng God of Gamblers, sigurado magiging dalita. Susulatan ko ba siya para purihin at makausap na gawin akong alagad niya, ha? Masyado na makaluma ang pagsusulat ng liham ngayon. Mas mainam kung ibi-video na lang kita. Ibi-video? Yeah! Ah! Ilalagay sa tape ang marirecord nito. Paano makararating yan? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo nga, no. Sandali lang. May matanglawin ka, di ba? Gamitin mo yon para malaman kung saan siya naroroon. Sigurado ako malayo rito ang tirahan ng God of Gamblers. Hindi naman abot ang palingin ko sobrang layo. Hey! Sino ka? Ako pa si King. Ano ba yan? Inuunat ko lang ang mga mata ko. Tinakot mo naman ako. Ikaw talaga. Ito na, Uncle. Huh? Sige nga. Ano? Anong nakikita mo? Huh? Ang God of Gamblers. Ay! Nasaan siya ngayon? Nagsusugal. Saan siya nagsusugal? Hoy! Ano? Bakit? Ha? Wala. Nakikita mo ba siya? Naroon. Ano ang ginagawa niya? Nasuot yung lintas. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Ang karat na mga bala sa paligid! Ganun ba? Sige lang, alamin mo pa. Tingnan mo. Eh, hindi ko na mauulit yun dahil isang beses ko lang kayang gawin. Paano na kaya? Alam ko na. Ipinadala niya rito ang alagad niya mula Hong Kong. Pakiusapan natin siya na ihatid ang video sa kanyang amo. Pwede yun. Halika na. Bilis na. Mahal na God of Gamblers, ako po si Shing mula sa Hong Kong. 3 taong gulang ako nang mapagpad ako sa Macau. Namasukan ako sa isang kasino sa edad ng 6 taong gulang. Ulila na po ako sa mga magulang.
At wala pa po ako nararating sa edad ko ngayon. Nais ko pong maging isang alagad nyo at matutulang sining ng pagsusugat. Sandali, bakit nakusli yan sa zipper mo? Baka sakaling matakot ang God of Gamblers dito. Tago mo yan, mukha kang sira. Ulit? Ano? Ulitin mo lang ang ginawa mo? Yun ako kaya ko eh. Mali yung ginagawa mo. Eh paano ba dapat, Uncle? Hindi, wag na. Ipapakita ko sa'yo. Sige, ipakita mo nga. Hawakan mo tong camcorder. Sige. I-zoom mo sa ulo ko ng unti-unti. Tingnan mo ako. Sige po, action! Kagalang-galang na God of Gamblers. Ako po ang dukhang si Shin mula rito sa Hong Kong. Nagmamakaawa. Buntis ka ba? Ano ba? Bilisan mo na! Ako po ang dukhang si Shin. Matagal na akong ulila at walang patutunguhan. Pero mabuti po ang budhit kalooban ko. Nagmamakaawa po ako maging isang alagad nyo. Gusto ko pong makatulong sa kapwa at ipagtanggol ang naaapi. Nangangako po akong maglilingkod sa pamayanan. At iaalay-alay ang buhay sa kapwa! Ang galing! Mahusay! Ayos ba? Ayos! Ayos. Ipadala natin to. Oo. Anong ipadala? Ipinakita ko lang sa'yo yung dapat mong gawin. Gayahin mo yan. Uncle, sigurado ako marami nang gumamit ng pagmamakaawa sa God of Gamblers para maging alagad niya. Talaga? Kailangan natin maging angat para mapansin niya. Paano? Kahapon, doon sa palengke, narinig kong meron daw isang lalaking kilala bilang God of Gamblers. Ikaw yun. Nagulat talaga ako, ha? Isang kalokohan. Meron palang mandarayan tinatawag na God of Gamblers. Usaaling hindi mo ako kilala. Ako ang Saint of Gamblers. Gumagamit ka ng contact lens para makita ang mga baraha. Samantalang ako, nagagawa ko yun, walang pandaraya. Kaya naman mas lamang pa rin ako sa'yo. Ito ang barahang Ace. Kikis-kisin ko lang to at magiging ibang baraha na. Pero syempre, sa ngayon, bakit kayo papakita? Sigurado akong nagayahin mo to. Kung sa tingin mo niloloko kita, patutunayan ko sa'yo ang sarili ko. Kung gusto mo, tawagan mo ako para makapag-usap tayong dalawa eh. Pero kailangan bayaran mo ako ng 1,000,000 dolyar para dun, ha? O bakit? Wala ka mong pera? Ilista mo ang bibigay kong numero. 3345678. Ang numero ko sa Hong Kong ay 3345678. Hindi ko kawalan kung hindi mo ako tatawagan sa susunod na mga araw. Hindi na ako tumatanggap ng tawag pag sapit ng alas 10 ng gabi. Ang lakas ng loob mo. Isang taon lang. Napakabilis mong natutunan ang lahat. Ikaw na ang Knight of Gamblers. Mahusay. Salamat. Babalik na tayo sa Hong Kong. Si Mr. Shung sana ang bahala sa mga kailangan. Wala ka nang poproblemahin. Ah, magandang ideya. Ayokong lumabas sa publiko. Pero magpapatawag ako ng press conference upang ipakilala kayo at ang programa sa kasino. Mr. Chan, komportable ka ba rito? May itatanong ako sa'yo. Bakit nga ba ito ang lugar na napili mo? Alam mo bang Indiano ang may-ari nito dati? Lagi akong kinakagat ng aso niya. Mahirap ako nun. At dyan sa barong-barong ang bahay ko. Pinagmamasdan ko to mula roon tuwing gabi. At nagbibiro lagi kay Jane na iiwan ko siya at titira akong mag-isa rito pag naging isa akong tanyag na sugarol. Nagkatotoo nga ang pangarap ko. Kailangan lang ng tao ng pagsusumikap. Sapagkat posible ang lahat ng bagay. Isang taga-Kuwait ang dating nakatira rito. Ubus sa mga kayamanan niya. Kaya nagmadali akong bilhin to para sa'yo. Ah. Hello? Oh. Paalam. Dragon, sino yun? Si Lungkaw. Lungkaw? Sino siya? Ako si Lungnang, siya si Lungkaw. Ano sa tingin mo? Napaka-philosophical ng sinabi mo. Ewan. May tatanong ako. Saan ba may club dito? Uminom tayo.
binili ng master mo ah. Na huwag kang dadalhin sa mga nightclub o magpakilala ng babae sa'yo dahil baka masira mo ang pangalan niya. Sinusubukan lang kita. Matapat kang kaibigan ng maestro. Talagang hindi dapat masira ang pangalan niya. Alis na ako, Mr. Chan. Nariyan ang mga tao ko kung may kailangan ka. Sige. Paalam. Bye-bye. Mag-ingat ka. Raven, may utos ako. Kuya, kumusta? Oo, ako nga. Hoy, kumusta ang bahay? Pinaupahan ko yung baba. Tumira ako sa taas. Ah, sandali. Tawagan mo ngayon si Jane. Sabihin mo, makita kami rito sa bahay ng Indiano. Ikinasal na siya, kuya. Ikinasal na si Jane? May papakilala ako sa yung babae. Hinahangaan ka ron niya. Pinapunta ko siya ngayon. Dito mo na lang siya papuntahin. Ano ka ba? Uy! Hindi kayo pwede rito! Uy! Sandali, ano ba? Uy! Ikaw ba ang tinatawag nilang Knight of Gamblers? Ako ang Saint of Gamblers. Ako nga. Nampanood naman siguro ng maestro mo ang pinadala ko na video! Video. Gusto ko mahubog pa ang talento ko sa pagsusugal. Ngunit bago yun, gusto ko itang batiin dahil tagahanga mo ako. Congratulations. Bilis! Aba! Hmm? Ito pa. Paano? Kailan babalik ang maestro mo? Huwag mo ako tingnan ng ganyan. Hinihiram ko lang itong upuan mo dahil gusto kong makaupo. Komportable ang upuan to para sa akin. Ako po. Hmm? Ito po. Ano to? Huwag mo nga hayaang mabasa niyang nasa isip mo. Ano ba nasa isip ko? Napamalay ko sa Yoshi. Tanungin mo itong saging. Nakikita kong magaganda at mamahalin ang dekorasyon ng bahay na to. Pero mukha yata maganda magpalamuti rito ng tatak ng barahang ace! Apat na pirasong ace. Panoorin mo to. Limang pirasong ace! Napakagaling mo. Maglaro ulit tayo sa susunod. Sandali. Nakita mo namang tabla tayo sa larong to ha. Kaya kailangan pa ng isang laro. Dadalhin mo ako sa maestro mo pag nanalo ako. At oras na matalo naman ako. Titigilan mo na ako. Anong laro? Palakihan ng baraha. Sige. Una ka nang pumili. Ha? Ayan o. Ipakukuha ko sa iyo ang pinakamaliit na baraha. Ipakita mo na. Mukhang wala sa iyo ang swerte ngayon, ha? Talaga? Wala man akong swerte, talo ka pa rin. Mahirap akong talunin kung akala mo. Ito ang baraha mo. Napagpapalit mo ang baraha. Mahusay. Kaya mo rin namang gawin yun. Dahil may kapangyarihan ka. Kailangan lang hubuging maigi. Maraming salamat. Tiyak na matutuwa ang maestro mo sa akin. Pag naging alagad niya akong katulad mo. Ay, napakahusay. Wala siya rito. Omanhin. Sandali! Mr. Chan, Dragon, nanggugulo sila rito. Ayaw nilang umalis. Gusto nilang makita si Maestro. Kailangan namin makita ang God of Gamblers! Tama! Hindi kami aalis dito!
Walang problema. Two! Kung minsan, kailangan ng taong masindak. Ang lalim mo talaga? Kayo na naman? Ako si... Hindi na kailangan. Dito, halika. Ah, huwag ka masyadong maingay. Diretso ka na sa kwarto. May malaking kama ron para sa atin. Pwede kong maligo kung gusto mo. Magdadala ako ng alak, ha? Bakit? Marunong ka palang makipagbugbugan, ha? Marami kasing manyaki sa tulad mo. Kilala mo ba ako? Ha? Kumusta? Kuya? Wala naman. Ha? Kuya? Siya ang kapatid ko. Isa siyang senior inspector mula sa Hong Kong Politics Unit. Sabi ko na nga, eh. May pagkakahawig kayong dalawa. Siya ang alagad ni Kochun. Si Chan Knife. Ako si Michael, hindi Knife. Ah, Lungkaw. Anong palayaw mo? Kowloon. Kowloon? Paumanhin sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Maginoo talaga akong lalaki at galit din ako sa mga manyakis na mahilig mambastos ng babae. Kung gusto Kuya! Mo... Ha? Kuya, ito na siya! Yung sinasabi ko sa iyo, si Francesca! Makakasama mo siya buong gabi! Di ba? Ang ganda niya! Ano ka nga ulit? Hoy! Sigurado ka? Baka tuluyan na nila tayo. Kaya nga hindi tayo magpapakita. Pipilitin lang natin makausap ang maestro nila. Kakausapin? Makikipagkasundo? Hindi ganon. Bubulabugin lang natin ang bahay nila sa loob ng ilang minuto para mapilitan silang lumabas at makipag-usap. Oo. Dali. Na. Sige. Pambihira. Nakatatawa talaga. Ah, napakinggan mo na ba yun, ha? Hindi. Sasabihin ko sa'yo. Wala akong hilig dyan. Sabi ni. Ah, ito pangalak. Nako, pasensya na. Sige na. Kumain ka na. Ang taka ko talaga. Oops. Sasalinan ulit kita. O, ito. Kuya, tabingi talaga tong mesa. Maging alerto kayo. Sigurado akong babalik ang dalawang yon hanggat narito tayo. Hoy, ano raw yon? Tayo yun. Malay ko pa. Sandali. Sigurado akong nadala na sila kanina. Hindi na sila babalik, tama ba? Talaga! Kumain na tayo. Sige lang. Wala ako. Hindi mo ako nakikita dahil wala ako. Wala ako. Hindi mo ako nakikita. Wala ako. Walang tao ron. Alam niyang narito tayo dahil malakas ang pakiramdam niya. Oo naman. Sa sobrang galing niya, kahit ang day sa malayo, naririnig niya. Kung sa bagay. Sandali. Paano mo nagawa yung hindi ka niya nakita kahit naroon ka lang nakatayo sa harap niya? Ginamit ko kasi sa kanya noon ang pinakamalakas na kapangyarihan na meron. Ano yun? Ang hypnosis. Kinukontrol nun ang takbo ng isip ng tao para wala silang makitang anuman. Magkakaroon pa sila ng ibang ilusyon dahil sa lakas ng epekto ng kapangyarihan sa isip na ginamitan ito. Totoo ba? Hoy, ipakita mo nga sa akin. Magiging aso ka. Tingin mo nga yan. Ah, kuya, isang taon ka nang tinuturuan ng master mo. Tiyak na kaya mo nang gawin ang free, hindi ba? Turo mo nga sa akin para matulungan kitang kumita. Three! Ay, hindi ko pa rin kaya. Nahubog ang kakayahan kong magsugal sa isang taong pagtuturo ng maestro. Pero tanging ang three lang ang hindi ko magawa sa lahat. Dalawa sa sampung beses lang ako tumatama.
Nahihirapan daw talaga akong mag-focus ng maigi, kaya hindi ko raw nagagawa. Ah, talaga ba? Ganun nga. Sus, kaya mo namang manalo gamit ang ibang paraan eh. Pautangin mo ako, kuya. Pauutangin? Mas mahirap pa ako sa'yo, Raven. Ibinili ni Maestro na gagamitin ang perang napanalunan sa pagbibigay ng donasyon at 5% lang doon ang sa'kin. Kumbaga 50 sentimo sa 10 dolyar? Ganun nga. Mas mahirap pa ako sa'yo. Mag-ingat ka. Sayang! Hindi kita nabutang humahan. Hi. Bakit? Paumanhin sa inasal ko kaninang umaga sa'yo. Ah, kumain tayo sa labas bukas. Hmm? Inimbitahan akong lumabas ng asawa ng gobernador bukas. Hindi pwede. Sayang naman. Bulaklak para sa'yo. Hmm? Meron na akong fiancée. Salamat na lang. Pampina! Huwag mo nang isipin yun, Michael. Hindi lang siya marunong pumili. Kailangan mo ngayon ng kaunting ilusyon. Hmm? Oh. Galit ka ba sa akin? Hindi. Halika nga rito. Hmm? Ikaw ang nagsabi yan. Halika na. Para sa'yo to. Gusto ko talaga ng mga bulaklak. Maraming salamat. Walang anuman. Hmm? Gusto mo bang humiga na tayong dalawa? Ah, pwede bang maligo muna ako? Maliligo rin ako. Hmm. Sandaling, sandali lang. Walang problema. Doon ka na sa kama. Oo. Mr. Chan! Anong ginagawa mo? Sa'yo ba tong kwarto na to? Ha? Bakit ka natutulog dito sa kama ko, ha? Dahil mahilig kang mangagaw, sa'yo na lang tong kwarto na to. Baliktad na talaga ang takbo ng mundo natin. Ikaw lang nagdidikta ng lahat dito sa bahay. Ay, ang mga tao naman dito, oh. Bakit sa kwarto ako ni Dragon napunta? Nakapagtataka. Wala ko rito. Ah! Wala. Hmm? Wala ako, 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 wala ako. Ubalis na kayo! Kundi, pauhuli ko kayo sa mga pulis. Hindi! Gusto lang namin makausap ang maestro. Bakit ba kayo ganyan sa amin? Umuwi na kayo! Ilang beses ko ba kailangan paliwalag sa'yo? Kahit bulagin mo ako at di talilig, tanggalin ang puso at kahit masuntukin dito sa maselang bahagi! Sandali, nilipapasag to eh. Pag hindi mo kami tinanggap, lulugod kami ni Uncle dito na isang buwan hanggang sa mamatay kami dalawa! Tanggapin niyo na! Sumasopra ka na! Pakiusap! Tanggapin niyo na po ang pamangkin ko! Pakiusap, Mr. John! Tanggapin niyo na po siya! Ako na po ang lulugod dito! Basta ipakausap siya kay Master Tech! Sandali! Maawa na po kayo sa amin! Pakiusap! Sige na po! Pampira. Visit. Hoy, lulugod talaga tayo? Siyempre. Kailangan nating ipakitang matapat ang ating kagustuhan. Hmm. Dahil sabi na matatanda, kung may tiyaga, may nilaga. Papa. Jose, ano na ang lagay na kabila natin? Wala pa rin. Hmm.
Mr. Chan, paumanhin. Ilang beses namin sinubukan, pero bigo kami. Ganito talaga ang mangyayari. Inaasahan ko na. Pinasukan ako ni Kocho ng kasong pagpatay para makulong. Pagbabayarin ko siya. Isa palang hangal, ang tanyag ng God of Gamblers. Umalis siya at nagtago sa South America. At nagpakakampante. Inahabili niya ang kanyang pangalan sa kanyang alagad na si Michael Chan, ang Knight of Gamblers. Siya ang kailangan natin. Gusto mo sirain ang pangalan ng God of Gamblers. Dadayain ko ang lahat ng makapangyarihan gamit ang pagkataon niya upang mapabagsak siya. Pwede ba magpahinga? Nakakangawit eh. Hindi naman yata tayo binabantayan. Ano ka ba? Nakatingin siya. Sinusubukan niya talaga tayo. Hoy, alis ako. Bibili ako ng inumin at pagkain natin. Ang maestro! Kilag! Hindi tinatamlan! Bilis! Alis na! Hindi pa naman bagong taon na. Bakit may mga paputok? Parang putok yun ang mga baril. Baka peke lang. Hindi. Tingnan mo. Tinamaan to ng bala. Oh? Yan lang naman. Maniniwala na sana ako eh. Kung ikaw ang tinamaan. Siguro nagbibiro lang sila. Huh? Yan oh. Tingnan mo. Nabaril na ako. Ito na. Ano ba? Masakit ba? Oo. Siguro sinusubukan ka lang talaga nila. Eh bakit hindi ikaw? Angel, takbo na. May baril kayo? Oo! Talaga? Isara mo! Salo! Dito! Sige!
Sige na. Tamputin na yan. Tapos umalis na tayo. Apa. Dito! Bilis! Magtago tayo sa lumang bahay ko! Dito! Bilisan nyo! Yung sugat nyo! Masakit! Mr. Chan, marami naghahabol sa'yo. May atraso ka ba? Papatayin ka ba nila, ha? Hindi ko rin alam. Sa loob tayo. Padaan. Sandali. Ano yun? Marami kaya tang iniisip. Bakit alam mo? Itinutuko ko kasi ang daliri ko sa ulo mo. Malalaman ko rin ang kinain mo. Pati na rin ang hinawakan mo. At kung saan mo... Layo! Uto-uto. Uy! Uy! Hey! Raven! Uy! Uy, ikaw! Bakit narito ka na naman sa bahay ko? Naghirap na ako at mamamahay ko na to. Dito na ako nakatira. Nakatira rito? Akin ang bahay na to. Alam mo ba yon? Kuya! Tan-tan-tan-tan-tan! Uy, tigil! Tan-t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 an! Ano ba, uy? May nagtangka sa akin. Tumawag tayo ng polis. Nagpaalam ka ba? Sino ka ba, ha? Kuya, sige na. Sa taas na lang. Halika na. Hindi, hindi. Sandali, pahawak ako. Hello? Nahanap niya na siya? Ah, salamat. Bye-bye. Sige. Ano raw? Oo nga. Hindi raw mahanap si Dragon. Ha? Patay na si Shungsan. Ako talagang pakay nila. Bakit kaya? Sandali. Bakit nila binabalak na patayin ka? Yan din ang iniisip ko eh. Alamin ko ang sagot. Maniniwala ba kayo? Oo nga! Siguradong malalaman mo. Dahil magaling ako! Dun sa isang bar, may sasakyan. Oo. Naroon si Dragon. Dinala siya ng dalawang lalaking papunta sa loob. Talagang kahit wala siyang malay, nakatatakot pa rin tingnan ang mukha niya. Sino yun? Anong bar yun? Dream Low. Ito na. Ah, ito nga. Tama ka. Tayo na. Sandali lang. Bakit? Masyadong malakas ang dating mo eh. Talaga? Ang ibig kong sabihin, dahil tanyag kang tao, pagkakaguluhan ka ng marami, kamang mauuna. Tatawagin ka namin mamaya, ha? Sige, diyan ka lang, ha? Oo. Sir. Iinom ako. Anong alak po? Chinese wine na may vitasoy, itlog ng pagong at isang patak ng tinta. Haluan mo ng mga ginseng at iba pang mga halamang ugat, ha? Meron opo. Ang ganong inom, eh? Wala. Ano bang pinagsasabi? Bigyan mo lahat ng tao rito. Walang problema, ha? Wala na daw. Wala siya sa kamiluan. Sir, ayos ka lang ba? Beautiful dream? Beautiful dream? Alam mo ba na kung saan lugar kita hinahanap? Nagkakamali ka. Sino ba yon? Huwag ka nga magbiro. Ikaw si Beautiful Dream, hindi ba? Ako si Dream Love. Akin ang lugar na to. Sigurado ka ba yan? Ano?
Hindi ikaw yan? Akala ko, mga bata lang ang gumagamit ng ganyang paraan ng paglapit sa babae. Hindi ko akalain sa tanda mong yan. Para ka pa rin bata kung magpakilala. Ay, hindi naman sa ganon. Matanda ka na raw. Kasing pa ako. Maupo ka, miss. Pwede ba makita ang kilikili mo? Ang balbas mo at pagkakaroon ng malaking tiyan, ang sinasabi mo, katangi ang taglay ng isang tunay na lalaki. Yung mga nagsusuot naman ng mga damit na napakamahal ang presyo at mahilig sa mga alahas ay tiyak na mga isip bata pa. Tama, tama. Anong gusto mo? Gusto ko yung... Alam ko na ang gusto niya. Ikuha mo kami ng tequila. Salamat. Kilos na. Oo. Sir, bakit to? Dalawang tequila. Sige. Talagang inagawan mo pa ako, ha? May alam ako malapit na lugar. Sandali. Masama raw ang pakiramdam niya. Ihatid ko muna sa pauwi. Sandali lang ako. Dito ka muna. Ano ka ba? Aagawin mo ba siya? Hindi naman siya si Beautiful Dream. Siya si Dream Low. Pero kamukha niya talaga si Beautiful Dream. Bakit? Sino ba ang gusto niya? Halata na mga konti po niyang lalaki. Dahil matanda ako at malaki ang tiyan. Uncle mo ako. Matuto kang gumalang sa nakatatanda. Aray, pero Uncle... Halika na. Dahan-dahan. Uy! Sakay na. Bye-bye! La 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 la. Hanggang dito na lang ba ako? Meron bang saysayang tulad ko? Hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Ang pangarap ko? Hanggang dito na lang! Hoy, baliw! Hoy, magandang umaga! Ano bang problema, ha? Hindi ka nakatulog. Kaya hindi pa sumisikat ang araw nang bubulabog ka na rito. Ano bang... Sama ng loob ko, eh. Pero hindi ko na matiis. Kailangan ko nang sabihin sa iyo ang katotohanan. May sinulot sa akin si Uncle. Yung babae sa bar, napaka-immoral niya. Walang iya. Halimaw. Sinungaling ka. Pinaniwala mo ko, eh. Hindi nyo hinanap si Dragon. Inuna nyo ang sarili nyo. Huwag mo na akong kausapin kahit kailan. Sandali. Sandali lang. Tigil. Makinig ka muna. Kasi, matagal na panahon ko nang hinahanap ang babaeng yun. Si Beautiful Dream ang unang nagpatibok ng puso ko, kaya mula nung umalis huwag siya... Huwag ka nang makipag-usap sa akin, pwede? Mamamatay ka yata pag hindi ka nagsalita, eh. Nagkakamali ka, hindi ako mamamatay. Gagawin ko ang gusto mo pag nagawa mong manahimik. Sinabi mo yan, ha? Kalahating oras. Mananahimik ako. Dali mo lang ako kay maestro. Oo. Sige! Ano? Yun. Tiyak na mapapasigaw ako sa oras na maniglag ako rito. Kala mo, ha? Ano yun, ha? Kailangan mo ng tulong? Ano? Ayaw mo? Ikaw ang bahala. Narito na ako, Shing! Oh, la, la. La, la. Mm-hmm.
Hola, Lashing! Nasaan ka? Nasaan na kaya siya? Hoy, Shing! Huh? Yun! Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Shing! Nasaan ka? Hoy, Knife! Nasaan siya? Yun siya. Hoy! Ayos ka lang? Huh? Ano ba yun? Eh, bakit mo ako minamura riyan, ha? Wala niya ka talaga! Sa kayo nagpunta ka gabi, ha? Sa bahay ni Triplo! Anong ginawa niyong dalawa? Kumain kami! Yun ang ginawa niyo, di ba? Meron pa. Ano ba ba? Ha? Uminom ng tiyan! Yun lang talaga? Oo, ha? Nahihibang ka na. Hindi nga siya si Beautiful Dream. Pero kamukha niya pa rin yun. Oo na! Naisip kita kagabi. Dapat binigay mo sa akin ang kalahati ng kapangyarihang meron ka eh. Ibibigay sa'yo? Nababaliw ka na talaga, no? May tatlong batas sa kapangyarihan. Una, huwag gamitin ang pera sa layaw. Sige. Pangalawa, huwag manghalay ng babae. Pwede sa lalaki? Pwede na yun. Ayoko pa rin. Pangatlo, bawal ang magmura sa lahat ng oras. Pag nagkamali ka, mawawala ang lahat. Dahil sa akin nagmumula ang kapangyarihan mo. Siguradong maapektuhan rin ang kapangyarihan ko sa gagawin mo. Makakaasa ka. Ibabalik ko rin niya sa'yo pag nakita na ni Dreamlo. Sige na. Sandali lang, Uncle. Bakit? Dahil meron ka ng kapangyarihan, kailangan mong dumaan sa pagsubok. Kahit naiilan lang may espesyal na kapangyarihan, tandaan mo, hindi yung dahilan para abusuhin mo ang kapangyarihang taglay mo. Pangako! Hindi kita marinig. Pangako! Gawin mo na, bilis! Ah, handa ka na? Angkal! Hoy, bakit di gawa na? Yung sumento nga nadurog, oh. Pero may dugo pa rin, oh. Buti nga, tadurog lang. Dahil dapat nabasag o sumabog na ang ulo mo. Yun ba ang pagsubok? Sinubukan ko lang ang tibay ng simento. Wala yung kinalaman sa ulo mo, Uncle. Hindi mo rin masusukat ang lakas ng kapangyarihang ibinigay ko. Baka aalis ka na. Mabuti pala kung ganun. Kundi baka napuruhan ang ulo ko. Bakit ko pupuruhan? Hi! Kamusta? Halika. Tuloy ka. Siyempre naman. Sino ka? Sinasabi ka. Uminom tayo. Talaga. Bakit marami kang bisita rito? Sila ang mga laging tumatangkilik sa barko. Nanliligaw rin sila sa akin at nangungulit. Ito pa, nagpapayabangan silang lahat dito. At laging nagtatalo-talo. Paalisin ko sila. Huwag na! Silang lahat ang parokyano ng barko. Sige. Teka lang, nabanggit mong may kapangyarihan kang taglayin, di ba? Oh. Pwede bang makipagsugal ka sa mga matatandang yan para makuha mo ang pera nila? Pero hindi mo magagamit ang pera. Ibigay mo sa kanya. Sige! Hoy, Shing! Halika rito! Ha? Huh? Bakit? Ito. Ang alagad ng God of Gamblers na lumikha ng isang charity ship ay nagpapatawag ng panayang bukas. Siya siguro ang nagtangka sa'yo. Anong kailangan niya? Ginagamit niya ang pangalan ko at ng master para mandaya gamit ang charity. Mula ron, makakalikom siya ng maraming pera. Pambihira. Ganito, pumunta ka sa press conference at magpakilala ka sa lahat. Hindi pwede. Pag nagpakita akong ganito, sino naman ang maniniwala sa akin? Kailangan nating magkaroon ng pera para makapagsugal siya. Saan tayo hahanap? May kilala ako. Kailangan ko ng tulong mo rito. Sasama ka ba sa akin? Raven, po, dito ka lang sa labas. Sige. Tumawag ka ng pulis pag sumigaw ako. Walang problema. Ako nang bahala. Hoy, ikaw! Kaya pa ako rito, ha? Bo! Hoy! Ang laki mo na! Kumusta? Mabuti. Naging abala lang sa negosyo. Ulang ka ba? May tao rito! Siya ang pinsan ko. Negosyante. Kaya mapera. Tanunin mo siya. Kunan ang pera. Hoy! Yung pinsan mo noon, naisahan niya ako. Niloko mo lang ako na matatalo ko siya dati. Ano ka ba?
Tingnan mo siya. Isa talaga siyang humhang. Pare, pangalan mo? Nanay ko si Wong. Anong pangalan mo? Isang ko siya. Anong pangalan mo? Michael Jackson. Uy. Uy, napakatakot. Mamaya na lang ulit. Uy, anong klaseng laro ang gusto mo, ha? Ah, titignan ko. Mukhang magkakasipo na ang mesang to. Oh, tigilan mo na nga yan. Kusta na! Anong laro ba? Baraha. Ang guwapo niya. Wow! Malakas ang kutob kung magkapatid sila. Mukha nga. Ha! Ah, 500 dolyar ang taya! Ako magpabaraha! Hmm? Dalawang pares! Barahang heart! Salamat! Ang quartz! Panalo ulit ako! Susunod ulit, ha? Maglaro tayo dito sa susunod na araw kung gusto rin niyo! Wow! Nakakabilib ka! May balata ba ako riyan? Pahingi ng konti! Siyempre! Sa'yo na itong lahat! Ayos ka lang? Anong nangyari? Ikaw na! Tapos ka na! Kahit kailan, hindi ako pumapayag na basta na lang sabihin ng ganyan. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi mo naman maiiba ang barahang yan! Tira na! Sandali! Ipakita mo muna. Sige. Pinagpapawisan ka. Oo. Pakipunasan. Salamat. Tumawag ng pulis! Ano na? Wala. Paano na ngayon? Kailangan mo nang lumikha ng tree para makabawi. Natsatsambahan ko lang yun. Hmm? Pero may naiisip akong mas maganda. Mag-iingat kayo! Ipakikita niya raw. Hoy! Ako na! Ako muna! Mas malaki to eh! Madaya! Aatras na ako. Aatras? Amin ang kalahati ng taya mo. Ha? Talaga? Sige, sige na. Sige, sige, sige. Sige. Tama kayo. Kalahati ka. Sandali. Alam ko, walang anumang ganitong patakaran ng mga laro sa mainland. Ay, ano ba kayo? Hindi ito ang mainland. Hong Kong ito. Pag sumuko ka rito, talo ka na kalahati. Tama? Ha? Ha? Oh, sa inyo lahat ko. Sa akin naman ito. Ito ang sayo. Oh, laro ko. Balasahin yung maligit. Kailangan ko nang umalis. Hoy, walang aalis dito. Ba? Bakit? Tapos na ba tayo? Laro pa! Tama, isa pa! Huling laro na to, ha? Swerte pa rin tayo. Ano na? Ikaw nang bahala. Salamat. Ito na ang lahat. Tira na. Ako rin. Pwede na. Partner. Malakas din ang loob, ha? Mabuti, mabuti. Tama, tama. Napakahusay nila. Oo nga. Ano, kakasa ka ba?
Hoy! Kanina ka ba? Ano ba yan? Nakakainip eh! Ipakita mo lang ang kalahati. Ipapakita ko ang bara. Oo nga. Mukhang may susuko na naman at matatalo ng kalahati. Tama. Hindi ba? Siyempre! Pag sumuko, matatalo siya ng kalahati. Susuko na rin ako, ha? Tama tayo lang. Susuko na! Ewan na! Susuko! Hindi ako atras! Tigil nyo ng kalukuhan, ha? 100,000 lang yan! Bariya lang yan sa akin! Ipakita mo na! Nang matapos na itong laro! Manong! Bakit? Gusto mo bang makita ang bara, ha? Kapalit ng taya mo? Oo! Oh, bilis na! Manong, nababaliw ka na. Oo! Oh, ako ang baliw na si Biyaw! Kilos! Kunin niyo sa kanya! Uy, akin yan! Uy, bigyan mo na! Aba! Akin yan! Akin yan! Mga pulis! Walang gagalaw! Aba, anong problema na naman? Nagsusugal daw kayo! Nagsusugal? Madyongan nilalaro namin! Napakarami nyo naman yata! Uy, anong ginagawa mo riyan? Officer, meron po akong lagnat. Officer, wala pong bara, ha? Eh, mga pera. Wala rin. Maglaro kayo ng mahjong ng tahimik. Halina kayo. Ah, sige, malis na kayo. Oh, ikaw! Ayos. Tatlong dyan ang bara ako. Walang kwenta yung bara mo. Pares na is lang ang meron ka. Sandali. Tingnan mo. Ano yan? Yan ang ace. Tatlong barahang ace. Shin, ayos ka lang? Pakiramdam ko na wala na ang lahat ng kapangyarihan ko. Bakit naman kaya? Mukhang ginamit ni Angkel ang kapangyarihan ko sa mga bawal. Baka hindi kita matulungan sa pagsusugal mo bukas kung patuloy akong hihina. Hayaan mo na. Kaya ko. Halika na. Lagi ka bang nagkakaganyan? Ha? Hindi. Yung kapangyarihan ko kasi pag nasobrahan sa... Dahil naubos ng kapangyarihan mo. Hoy! Sino ba kayo? Nalaman ko na, susi, kung paano matatalo ang Saint of Gamblers. Sa oras na ginasta mo ang perang napanalunan mo, maglalaho na ng tuluyan ang kapangyarihan mo. Ha? Naisaan ko kayong dalawa ng pamangkin mo. Papatayin kita! Hussein, huwag kang pumatay rito. Gusto kita kaya hindi ka madadamay. Hilos, dalhin niyo yan. Nagawa ko na ang lahat ng pinagagawa mo sa akin. Bayad na ako sa utang. Ganun kadali? Malaking interest ang utang mo. Kakarampot lang na pambayad ang ginawa mong pagpapanggap na sa Beautiful Dream. Talagang sumusobra ka na. Hindi. Kailangan ko lang ng kaunting kita sa'yo. Maliligo ako. Umalis ka na! Alam mo ba? Kaya kong pilihin kahit ang kaluluwa mo. Walang iya. Kung hindi mo kayang sumunod sa gusto ko, papatayin kita. Hindi ko bibilangin kabayaran ang pinagawa ko sa'yo. May isang linggo ka para magbayad sa akin. Pwera na lang kung madadala mo si Michael sa akin. Maliwanag, ha?
Nagpapasalamat ako sa inyong pagpapaulak. Hiniling ng aking maestro na ipangalan ang barko sa kanya. Pangarap namin makatulong sa kapwa-tao para maiwasan ang paglabag sa batas ng bansa. Napagpasyahan naming dalawa na pumalaot. Sa ngalan ng maestro, iniimbitahan ko ang lahat. Nasamaan ako sa paglalayag habang nagsasaya. Ilalaan ang aming kikitain sa mga programa para sa maralita. Mabuhay ang dakilang God of Gamblers! Tigilan mo na ang pagpapanggap! Ako ang tunay na Knight of Gamblers! Ikaw? Bakit narito ka? Sinusubukan mo talaga ako. Kung ikaw ang tunay na alagad, alam mo kung nasan siya ngayon. Nakakausap mo ba siya? Naglalakbay siya sa iba't ibang bansa. Kaya hindi ko siya nakakausap. Isa kang sinungaling! Nasa Brazil ang maestro. Kaya ko siyang kausapin ngayon. Sa harap niyong lahat. Magpakuha ka ng telepono magagamit. Sige! Alamin natin kung sino ang totoo. Maglagay kayo ng telepono sa harap ng rebulto. Bantayan mo mabuti ang kilos niya. Hinahamon kita magsugal sa harap nilang lahat. Doon mo patunayan ang sarili mo. Tinatanggap mo ba? Maupo ka. Inumin? Hindi. Magsimula na tayo. Ngayon na. Sige. I-analyze mo ng baraha. Opo. .33 ang barahang 5. .34 ang 7 at 15 ang king. .18 ang jack. Nakatago maigi ang baraha ng kalaban. 100,000. Sige, ako rin. Bilabas siya sila ron. Ayon dito, 65 ang 7, 35 ang jack. Isa doon ang baraha. Straight ang baraha mo. Tataya ka ba? Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Lahat na to. Sigurado ka ba? Oo. Tinaya mo ang lahat para lang sa baraha mo? Kung itatapat dito, hindi ka mananalo. Pero para sa abala mo, sige, tapatan mo to. Patingin ako. Balak mo akong dayahin. Mukhang wala niya para. Tama. Dahil ako ang tunay na Knight of Gamblers. At ikaw, ang siyang manluloko. Ang lakas ng loob mo! Imposible. Malaman niya ang paraha. Tiyak na may espesyal siyang gamit dito.
Ang telepono! Hindi ka talaga susuko. Mapapahiya ka lang. Hello? 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 Si Nash ba to? Mm-hmm. Hello? Hello? Ano? Hello? Nakausap mo ba? Hindi. Talaga? Tinawagan ko rin ang kapatid ko kahapon. Wala rin sumagot. Pumunta kayo rito. Para lang manggulo. Yan tuloyan na pala mo. Hindi ako kayang talunin ng manluloko. Umalis na kayo. Pero dahil magbubukas na to, iniimbitan ko kayong bumalik dito at maglaro. Malambot naman ang puso ko. Lalo na sa may hirap. Halika na. Hey guys, dito ka na upo sa loob. Hindi, ayoko. Kailangan kong mabasa para matauhan ako sa lahat ng pagkakamali ko. Huwag mo susihin ang sarili mo. Naisahan ka na ng mga pandarayang na ihanda niya. Anong balak mo? Wala na. Nauubos ang pera. At hindi ko makita ang master. Marami siyang malulokong tao. At wala man lang akong magawa para ipagtanggol ang pangalan ng Master. Hanggat may sugal, may pag-asa. May pagkakataon ka pa bukas. Napahiya na tayo. Maaati mo pa bang paglaruan niya tayo ulit? Siya na ang kinikilalang Knight of Gamblers. Inagawan niya ako ng pagkatao sa harap ko. At ako pa ang lumabas naman luloko. Hindi. Hindi totoo yan. Pangalan lang ang nakuha niya sa'yo. Ako ang Saint of Gamblers. Pero ano naman? Mahirap pa rin ako. Eh, hindi mo matatawag ng Knight of Gamblers ang isang mandaraya. Oo. Alam ko yun. Pero puno ng mga pandaya ang kasino. May kapangyarihan ka nga. Pero hindi mo magagamit yun para tulungan ako. Madaya nga sila. Pero kaya nating isahan yun. Mas matalino pa rin tayo sa computer. Siyempre, kaya nating talunin yun. Pwede tayong magplano. Pero saan tayo kukuha ng perang pandaya? Meron ako. Magkano? Isang dolyar. Alam mo, wala na akong kapangyarihan. At dinakit pa si Uncle. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na tayong pag-asa. Bihag din nila si Dragon. Hindi ako makapuntang Brazil para ipaalam kay Master ang nangyayari. Suko na ako. Mga lalaki ba talaga kayo, ha? Bakit ba? Buong buwan sana ang inaagaw sa amin, pero hindi kami sumusuko. Samantalang kayo naman, nagpapakaduwag. Uwi na ako sa pinagmulan ko para makipagdigma. Ang punto ko, kung ganyan lang din kayo mag-isip, mabuti bang magpakamatay na lang kayong dalawa? Tama. Kailangan natin makagawa ng paraan ngayon. Oo. Oh, wala na tayong dapat ikatakot. Wala na ang lahat. Sige! Sige. Talunin natin siya! Pabagsakin natin ang mandaraya! Hoy! Halika na! Thank you.
Ikaw? Knife! Nasaan ka? Si Knife. Pinatulog niya ako nung paalis na kami. May sulat. Para sa'yo yata. Shing, naisip ko na magpakilala sa tunay kong pangalan at makipagsugal ulit para talunin si Hussein. Ayaw kitang madamay sa gulong ito. Kaya nila tayong patayin. Nagagalak akong makilala ka. Uminom tayong dalawa pag nakauwi na ako ng buhay. Salamat. Anong sinabi niya? Bumalik siya nun sa barko. Bakit ka narito? Nabalitaan ko ang tungkol sa barko. Sigurado ako napupunta ron ng mga sugarol. Naroon daw ang Night of Gamblers. Nalaman kong tinambangan ang bahay ni Knife. Kaya naman, nangamba ko. Si Kuya. Biyag siya sa barko tulad ng uncle ko. Pumunta tayo. Talaga. Sige. Oh. Magkano ang kailangan mo? Mo pero, no? Hindi ako basta-basta nakikipagkilala. Kailangan mo kompleto yan. Maganda ang para ako. Kumabot ka sa mananalo ako rito. Ang mababawi ko, tayo ako. Ito na po ang chips niyo. 200,000 ang pera na nakuha natin. Tsaka na matutobli pa yung mamaya. Oh. Sinabi mo pa nila na panalo ang mga barahan natin. Ano nangyari rito? Ha? Sir, hindi po pwede ang suot niyo rito. Ano bang mali sa suot ko? Wala po kayong kurbata. Ito. Aba, Mr. Chan. Kumusta? Oh, buti naman at bumalik ka uli rito. Kahit natalo kita. Oo, syempre gusto ko pang maglaro. Sige. Sa tingin ko matutuwa ka sa larong King of Cards. 3,000,000 ang pinakamababang taya. Napakalaki naman yata, no? Sayang. Makikipaglaro saan na ako kung may pantaya ka. Wala akong pera. Hindi kita matutulungan. May magagawa ka. Pahiramin mo ko. Abo. Ng 10 dolyar na chips. 10 dolyar? Oo. Gusto mong manalo gamit ang 10 dolyar? Ano ba yan? Magpapahiram ka ba? Sige. Karangalan kong tumulong. Dodoblein ko na. Oh, pasensya na. Masakit ang likod ko. Pakipulot na lang. Salamat. Ano pong balak niya? Wala. Hayaan niyo siya. Salamat. Large. Tumira na kayo. Bukas na. Hoy, ang galing mo. Napanalo mo yun. Tsamba lang. Sir, akin yun. Malas akin ang berde. Sa'yo na. Ay, gusto ko ng baraha. Walang taya sa banker. Ito, tataya ako dun sa banker. Nakatutuwang tignan, oh. Sige, itataya ko ng lahat to rito. Ako na ang tataya yan. Patingin mo. Resulta 55 ang 2, 38 ang queen at 7 naman ang 9. Buksan niyo. Ikaw na. Thank you.
Ganda naman ang baraha. Swerte talaga ang nai. Tulad nito. Hmm? 10 na puntos sa banker. Sandali. Masyadong mabilis ang swerte. Maglalaro pa ako. Pakilagay na lang yan doon. Resulta, 78 ang barahang ace, 20 ang 4, 2 naman ang 10. Siguro 9, o 2, o 8. 6 na puntos para sa banker. Opo, 6 na puntos. 6 na puntos! Sandali lang. 2 8, 6 na puntos din to. Imposible! Ugali ko kasi nito. Maglagay ng toothpick sa pagitan ng baraha pag tinitingnan ko. Pag ganun, may isipin na ace to. Hmm? Tiyak na maraming magkakamali sa baraha ko. Wow! Ayos! Kontento na ako. Pag-atian nyo na lang ang natirang yan. Maliwanag. Walang yaka! Nasaan na kaya si Knight? Malamang nasa kasino. Puntahan natin. Hindi. Wala rin tayong may tutulong sa ginagawa niya ron. Hanapin na lang natin si Dragon at si Uncle. Maghiwalay tayo. Nariyan siguro si Uncle. Itatakas ko siya habang may oras. Hoy! Hoy! Ikaw ba si Dream, no? O si Beautiful Dream? Ako si Dream. Alam ni Jose na meron kang kapangyarihan. Kaya inutusan niya akong akitin kayo para tuluyang mawala ang kapangyarihan mo. Kaya pala. Patawad. Napag-utusan lang ako. Teka, nasa lang ngayon si Uncle? Binigbog ba siya ng matindi? Sabihin mo ang totoo! Tinanggal siguro ang daliri niya, saka binitburan ng asin. Sinunog ba ang mukha niya? Tinago lang siya. Hindi yung sinakta ng uncle ko! Siya ang dahilan kung bakit nawala ang kapangyarihan ko, tapos biglang... Dapat binugbog niyo man lang siya! Mabait siyang tao. Si Hussein ang dapat na maparusahan. Kinakalaban niya ang God of Gamblers. Dahil gusto niyang ipagigante ang kanyang amain ay pinakulong ni Mr. Koch. Bakit nakampi ka nila? Dahil sa utang ko. Ano ka ba? Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin? Higit 2 milyon ang utang ko. Nagpatulong ka sana kay Knife. Gusto niya rin kasing... Anong gusto niya? Ha? Bawal kong sabihin. Ano? Ipadadakit mo siya at puputulin ko ang ano niya at lalagyan ko ng pulot ang sugat para lang gamin hanggang sa magdusa siya at lumuhod sa harapan mo at humingi na kapatawaran sa'yo. Kumuha siya ng 1,000,000 sa kapangyarihan na nagnangalang tycoon, pantapat sa'yo. Wala na akong kapangyarihan. Bakit ako matatakot? May ibabalik ba yun? Ha? May ibabalik na akong kapangyarihan ko pag nakita ko si Beautiful Dream. Masisilayan lang? Hindi. Ano pa? Kailangan ko kasi ng... Nang ano? Kailangan ko ng... Ano ba yun? Nakahihiyang sabihin eh. Hmm? Ganun ba ha? Mm-hmm. Anong nararamdaman mo? Masyadong mainit. Thank you.
Leonard. Nakikita mo yan? Kaya sekreto niya. Kasama niya kahapon, ano? Pati ka naman pa ako dito. Pati naman ako panagin. Matataya ka pa ba? Hindi, dala ka pa ba? Nagsusot nila ako ng kurbata eh. Makataya ka siya iba. Nakapunahulo. Pahingin na si Garilio. Nakapapawa siya. Security! Kompihira. Maklase. Nasa na eh. Tara, tara, tara. Katabi mo. Itong bulag? Huwag ka tumingin. Gumagamit siya ng ilusyon para guluhin ako. Mas malakas siya sa akin. Huwag ka matakot. Bumalik na ang kapangyarihan ko. Paano? Dahil sa halik ng pag-ibig. Punasan mo na yan. Ayoko. Nanamnamin ko muna ang lipstick. One, two, three ang kombinasyon. Alam ko, alam mo, at alam din ng bulag na yun. Pero kahit ganun, silang may control sa dice. Isang pindot lang mag-iiba ang kombinasyon. Ito ang taya ko. Pinapakita ng mga dice na yan na maliit ang kombinasyon. Panalo ako. Bakit? Ano ka ba? Nanalo tayo. Wala to. Ano ba yun? Wala nga. Ano bang iniinda mo? Itong ilong ko. Masakit ba? Sobra. Hali ka nga rito. Sige. Mawawa ka naman. Sandali lang. Walang bisa ang larong to. Ulitin nyo na lang. Tumaya kayo ulit. Ikaw. Malapit na magsimula ang laro para sa King of Cards. Kakarampot lang ang ipon mo para makasali sa laro. Maliwanag. Hoy, bakit? Mahihirapan tayo manalo sa larong to kung lagi nariyan si Bulang. Ganito ang mga gagawin natin sa mga kapatid. Maganda ang laro! Tataya ako! Ay, mamaya na lang pala. Doon muna ako.
pala. Pagod ka na ba? My God! Tabi po! Pagod ka na ba? Oo, ba siyempre. Ayun na siya. Tataya ako! Ito! Yan ang taya ako! Pwede bang sigarilyo? Hindi pwede. Hindi talaga? Pasensya na, ha? Ito ba yun? Ano ba siya nanalo? Itataya ako ulit dun sa bunker. Uy! Labimpitong puntos! Ay! Ay! Napakasagawa mo pala tignan pag sumasayaw, ha? Sir! Mr. Hussein, sapat na ang pera kong pantaya. Gusto kong makasali sa larong King of Cards. May karapatang sumali ang sino mang mayroong pantaya. She. Tumingin ka rin. Ang laki ng tutuloy niya. Oo, tama. Dito tayo. Sandali! Ah, ano? Bawal kayo dito! Anong bawal dyan, ha? Ayoko! Gusto mo kakalad ka? Pakita, ako ang kaibigan niya. Sino ka ba? Kaibigan ko ang boss mo. Kilala mo ang boss ko? Ang boss mo ay kaibigan ko. Kuha mo? Kaibigan ka ng boss ko. Tayo na. Alam mo na! Hoy! Ha? Huwag kang maingay. Kailangan munang manalo ni Knife bago ibulgar ang impostor. Si Longkaw. Naglibot siya ulit para hanapin si Dragon. Dito. Ikaw ang pumili. 3 milyon. Sumusugal ka na agad. Sa tingin ko, wala kang magandang baraha. Hindi ako magpapasindak sa'yo. Taya! Sasabayan ko kayo, ha? Kung pwede, side bet, 2 milyon.
5 milyon sa akin. Swerte mo kung sa'yo mapupunta to. Tira na. 3-9 to. Ang sa'kin ay flush. Palagay mo ba sa Ace at King mananalo ka? Wala talaga sa isip kong mananalo ako, hindi ba? Mas malaki ang baraha ko sa'yo. Mas pipiliin ko pa kumatras kaysa hindi magpakita ng baraha. Hindi ako katulad mo. Panalo! Panalo! Panalo na kami! Marami na tayong pera, swerte talaga! Panalo! Panalo! Panalo na kami! Hindi na masaya kung tayo na lang. Tycoon, oh, sumali ka sa laro. Sige. Mukhang kailangan na rin ni Shing na sumali sa laro. Sandali. Knife. Sumali ka. Pero ayoko na maglaro. Hindi. Pag nakontra na natin ang kapangyarihan ni Bulag, siguradong mabubuking ng pagpapanggap ni Hussein. Naiintindihan mo? Oo. Oh. Anong gagawin natin? Ganon. Ayos. Ako na magpapasya. Tumaya kayo ng 300. Tapang mo. Ano? Wala naman. Tumaya ka. 7 milyon. Tumaya ka rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Pareho na tayo ngayong mauubusan ng pera. Kaya ang naisip ko, gawin natin side bet ang laro ngayon. Sige, 20 milyon. Side bet. Ipakita mo na. Hindi ako matatalo ng paraha mo. Ang bihira. Hindi mo lang ako sinabihan na mailihim ka palang pagtingin sa akin. Ano natin tatapusin ang laro natin ngayon? Anak nang! Hoy, hindi ako patatalo. Matatalo ba ang baraha niya? May hihigit pa ba ngayon sa baraha ko? Hangal ka kung yun ang iniisip mo ngayon.
Paano kaya kung flash to na pwede rin tawagin strength? Sabi na eh. Wow, isang flash tray. Hindi ako ang tunay na hangal. Ikaw ang dapat na tawagin ko nun. Tatawagin kitang hangal na bulag. Ano ko, Han? Hindi yan ang tunay na baraha. Tigil! Alam kong balak mo palitan ang baraha. Kaya itinago ko na sa'yo yun kanina. Ang barahang panggulo lang ang pinalitan mo. Mga kampon kayo ng kadiliman! Oh! Mawawala na ang kapangyarihan mo ngayon! Pagkakataon mo na ngayong maranasan yan! No, may kapangyarihan pala siya. Talunan! Wala pa na yan! Tycoon, sandali! Wala na akong kapangyarihan! Wala na akong silbi! Ngayon, magsilabas muna kayo. Kailangan lang namin mag-usap. Bilisan niyo ko dito tayo! Bago na! Tayo na! Aray, aray! Ano ba tumapinga kayo dyan? Tumakan ako! Sumamit ako sandali! Isa kang salot sa lipunan. Madaya at mapagpanggap ang pagkatao. Tinuturuan mo na nakasakin man ang maraming tao. Buti na lang nagtitimpi ako. Pasalamat ka. Hussein, mas sakit ka pa kaysa sa amain mo. Tama. Dahil mas matalino ko, kaya hindi ko gagayahin ang pagkakamali niya noon. Nasa na tayo? Nasa public waters na! Pwede na ako ngayon pumatay. Kilos! Ilusyon lang yan! Kulutin niyo! Tigil! Ikaw, kilos na. Iligtas mo si Nay. Napaliba na siya. Ako, isa na lang. Nakakapagod. Sira. Malakas pa ako kahit matanda na. Sa'yo ko nalaman na pwedeng pumatay kung nasa public waters. Walang sino mong makauhuli sa akin. Pakiusap. Patawarin mo ako. Huwag mo ibubutok. Huwag mo ibubutok. Natatakot ka ba? Sabihin mo ngayon ang totoo. Mga kasama, ako nagpapanggap sa aming dalawa. Impostor ako at mandaraya.
Siya talaga ang tunay na Night of Gamblers! Sinadya ko lagyan ang daya ng kasino para sirain ang pangalan niya! Paano naman ang utang ni Dreamlo sa'yo? Ah, hindi niya na kailangan bayaran! Mukha mo kaming hindi magbabayad! Bayaran niyo ako kung gusto niyo! Ayanda siya! Ito! Tayo na! Ha? Isang dolyar lang? Hindi mo na ba ako papatayin? Ubus lang lahat ng pahala nito. Kaya paano kita mapapatay? Mr. Chan, ayos ka lang? Ano ba? Ayos lang. Lungkaw, pakibantayan ang kriminal na yan hanggang sa makadaong tayo. Kailangan malaman agad to ng mga pulis at ng gobyerno. Ilang knife! Bugin niyo na! Bilis! Eto na! Ching! Ang matalik kong kaibigan! Kumusta ka? Kumusta ka na? Kumusta niya Nagkakamali kayo. Napag-utusan lang akong samahan si Knife para maprotektahan siya laban sa mga kaaway niya. Hindi talaga marunong sumama sa mga biro. Ito talaga. Uy! Sandali lang! Ching! May sasabihin ako. Dito tayo. Sige ba? Ching! Bakit? Hindi mo nagagamit ang napanalunan mo sa sarili mong pakinabang. Tama. At dapat namang ibigay sa mahihirap ang napanalunan ko. Tama. Hindi ba't may kaugnayan ang kalagayan mo sa kalagayan ko? Oo, oh, may punto ka nga riyan. Ipapanalo kita sa laro at haya akong matalo ko. At yayaman ka dahil sa akin. Tama. Magiging pera ko ang pera mo. Pera mo ang pera ko. Ayos, ang galing natin. Tumahimik ka!